saan kagustuhan naming mapanood din ang mga kahugot natin sa DKB, ang mga kwento dito sa Kahugot TV, ay naglalagay pa kami ng patalastas doon para ipaalam na merong bagong kwento dito. Kaya lang, paano kapag hindi kami nakapaglagay ng patalastas o plug doon? Well, Kahugot, may isang paraan. At iyan ay mag-subscribe na po kayo dito sa Kahugot TV. Kasi kapag subscribe na po kayo dito ay automatic na mag-pop up ang notification sa inyong mga cellphone na merong bagong kwento dito sa Kahugot TV. So Kahugot, subscribe na! Samantala, dumako tayo sa ating tampok na kwento ngayon, ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Lily. Ang kwento ni Lily ay nagtapos sa pagsasabi niyang ikakasal na sila ni Steven. Natuloy kaya ang kasal na ito? Sabi pa ni Steven, ang ibig sabihin daw ng pangalang Lily ay it's heavenly to be with you. Naging heavenly nga kaya ang pagsasama nila? Yan ay isa pang tanong na maaring masagot kung ikaw, Kahugot, ay makikirig at tatapusin ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Lily na hatid ng Kahugot TV. Dear Kuya Bono, masayang pagbati sa lahat. At sana nga po ay masaya ang lahat sa sandaling ito. Kaya lang, hindi po masaya ang simula ng pangalawang bahagi ng kwento ko na sisimulan ko na ngayon. Hindi man lang po umabot ng isang taon ang pagiging mabait at sweet sa akin ni Steven. Bigla siyang nagbago ng ugali noong tumanggi ako sa kagustuhan niyang mag-resign ako sa trabaho. Yung trabahong tinuro sa akin ni Omar, ang pag-spray painting. Mahal ko ang trabahong yun, Kuya Bono, pero ang ayaw niya ay puro daw lalaki ang katrabaho ko at puro lalaki din ang mga customers ko. And you're an Asian. Madiin pang sabi ni Steven noon. So what if I'm Asian? Balik tanong ko kahit alam ko na ang ibig niyang sabihin na kapag Asian, mababa ang tingin ng mga puti. Na kapag Asian, pwedeng laruin, pwedeng alipinin. Nagmatigas ako hanggang sa mapagbuhatan niya ako ng kamay. Natatakot ako noon pero makaraan ng ilang oras ay nag-sorry naman siya at akala ko ay hindi niya nauuliting saktan ako pero nagkamali ako. Malaking tao si Steven, Kuya Bono, at kahit matangkad din ako sa aking height na 5'7", ay maliit pa rin ako kumpara sa tangkad at laki ng katawan niya. Pero may pagkakataon noon na nanlaban ako. Kaya lang lalo siyang naging agresibo kaya nagtamo ako noon ng mga pasa at black eye. Nung una pilit ko siyang inuunawa, pero habang nagtatagal sa tingin ko, pati respeto ay wala na rin dahil bukang bibig niya na ang mga salitang, "I know you married me because of the green card. To be a US citizen is all you ever wanted." Masakit yun, Kuya Bono, pero parang totoo kasi. Hindi man lang kasi nagtagal ang girlfriend-boyfriend relationship namin at nung inaya akong magpakasal ay pumayag agad ako. Pero kung alam ko lang na impyerno ang matatamo ko sa piling niya, sana hindi na lang ako nagpakasal sa kanya. Siya,
Siya na nagsabing ang ibig sabihin daw ng pangalan ko ay "It's heavenly to be with you." Nakakatawa dahil sa halip na heaven ay impyerno ang dinanas ko sa piling niya. Hanggang sa sumapit sa sukdula ng lahat sa pagitan namin ni Steven. Ginabi ako ng uwi noon dahil may tinapos akong trabaho. Pagdating ko pa lang ng apartment namin ay inambaan niya agad ako ng sampal pero hindi naman niya tinuloy. Alam kong galit siya noon dahil wala pa siyang pagkain kaya diretso ako sa kusina para magluto. Nag-chop-chop ako ng cabbage noong magbunga nga siya. Hindi ako umiimik at lalong nagpagalit yun sa kanya. Sinugod niya ako sa kusina at sinampal pero pinantakot ko sa kanya ang kutsilyong hawak ko. Pero mabilis siyang tinabig ang kamay ko ng malakas kaya nabitawan ko ang kutsilyo. Noon niya ako binugbog. Bagsak ako sa sahig pero sinipa pa niya ako. Noon ay pinilit kong bumangon tsaka ako tumakbo sa kwarto para tumawag sa 911. Mabilis na dumating ang mga pulis. Kinatok ako ng pulis pero nagulat ako paglabas ko ay nakita kong dumudugo ang mga kamay at braso ni Steven. At ang sabi niya sa pulis, self-defense lang daw ang ginawa niya dahil tinangka ko daw siyang patayin gamit ang kutsilyo. Mautak siya, Kuya Bono. Sinugatan niya ang sarili niya para palabasing totoong tinangka ko siyang patayin. Nakulong ako, Kuya Bono. At sa ilang hearing sa korte ay matibay ang naging ebidensya nila laban sa akin dahil fingerprint ko ang nakita nila sa kutsilyo. Naisip ko baka nagsuot si Steven ng gloves noong gamitin niya ang kutsilyo para sugatan ang sarili niya. Kaya hindi nakita ang fingerprints niya doon. Tumulong si Caleb para mabuksan ulit ang kaso ko pero nabigo siya. 7 years, Kuya Bono. 7 taon ang binuno ko sa Valley State Prison sa Chowchilla, California. Hindi na rin nag-grant ang citizenship ko kaya paglabas ko ng kulungan, deport agad ako dito sa Pilipinas. Tunay na mabait si Caleb dahil siya ang sumalubong sa akin noong makalaya ako sa kulungan. At siya din ang nagbigay ng pera sa akin para daw makapagsimula ako ng panibagong buhay dito sa Pilipinas. Bangungot ang naging buhay ko sa kulungan na kahit nung nasa eroplano na ako pauwi dito ay naidlip ako at napapanaginipan ko pa ang naging kalagayan ko doon. Naging sex slave ako ng isang negrang tomboy na preso na siyang pinakamakapangyarihang preso doon. Hindi lang naman ako, madami kami. May mga Chinese at Taiwanese nga din pero ako lang ang Pinay. Binaboy kami pero wala kaming magawa dahil malakas siya sa pamunuan. Nakunan din ako sa loob ng kulungan dahil sa pahirap na dinanas ko sa tomboy at sa mga galamay niya. Noon lang guminhawa ang buhay ko sa loob nung maratay ako sa klinik ng kulungan ng 3 linggo. Pero nung gumaling na ako, balik sa bangungot ang buhay ko. Hindi ako umuwi sa amin nung makarating ako dito sa Pilipinas mula sa US. Namuhay ako mag-isa sa isang paupahang kwarto na nasa isang compound sa Maynila. 2 linggong wala akong ginawa kundi uminom ng alak at matulog.
Madilim ang buhay ko noon, Kuya Bono, at ayokong makita ko ng pamilya ko sa ganong ayos. Wala akong nakikitang rason noon para mabuhay pa. Hanggang sa makilala ko si Migo. Isang araw, kumatok siya sa kwarto ko at noong pagbuksan ko ay nakita ko ang kanyang gwapong mukha. May dala siyang mga pagkain noon na nakalagay sa styro. Pinabibigyan ni Pastor, sabi niya. Gutom ako noon, Kuya Bono, kaya tinanggap ko ang pagkain pero ni hindi ko nagawang magpasalamat matapos kong isara ang pinto. Kaya lang kinahapunan noong bibili ulit ako ng alak ay nadatnan ko si Migo sa tindahan. Maganda ang ngiti niya sa akin pero hindi ko ulit pinansin. Noong masabi ko sa tindera ang bibilihin ko ay tinabihan niya ako at ang sabi niya, "Ah, pwede. Ako na lang magbabayad pero sasaluhan kita sa pag-inom mo. Gusto ko rin kasing uminom eh, kaya lang wala akong makainuman." Dumusog ako noon para siya ang tumapat dun sa butas ng tindahan upang siya ang magbayad. Bumuntot nga sa akin nung pabalik na ako sa kwarto ko na nasa pangalawang palapag ng paupahang yon. Magulo at mabaho ang kwarto ko noon, Kuya Bono, pero sa halip na mag-ayos ako ay umupo lang ako. At siya ay umupo sa gilid ng kama. Nakangiti pa rin. "Anong pangalan mo?" tanong ko. "Amigo, ikaw." "Lily." "Ah, kinagagalak kita makilala, Lily. Tagasan ka pala?" tanong niya, pero ang sagot ko sa kanya ay, "Buksan mo na yung alak at huwag kang matanong." "Pasensya ka na, Lily, ha. Ganun talaga ako eh. Pala kaibigan." "Sino yung pastor na nagpadala ng pagkain?" "Tito ko siya. Siya ang pastor dyan sa kapilya sa Gawidyan." "Anong religion?" "Paglipayan." Noon ay tumahimik na lang ako at hinayaan ko siya magkwento na magkwento. At sa tuwing tatangkain niyang magtanong sa akin ay hindi ko siya sinasagot. Kaya talagang siya lang nagkwento ng nagkwento. Hanggang sa maikwento niya ang tungkol sa ex-girlfriend niyang mahal na mahal daw niya pero nakatagpo ng gwapo at mayaman. At para gustuhin siya ng lalaking yon ay ipinalaglag nito ang magiging anak sana nila ni Migo. Natinag ako sa kwentong yun ni Migo at hindi ko naiwasan magtanong. "Kumusta na siya ngayon?" "Sino?" "Yung ex mo." "Ah, hindi sila nagkatuluyan nung mayaman. Nakapag-asawa siya ng konduktor ng bus na taga Cavite." "Mahal mo pa?" "Hindi na. Nakamove on na ako." Muling namagitan sa amin ang katahimikan noong hindi na ulit ako umimik hanggang sa, "Ah, Lily, pwede na ba akong magtanong sa'yo?" "Hindi pa. Siguro pagkatapos nito at bumili ka pa ng isang bote, baka sakali, magkwento na rin ako." "Ganun eh, lasing na tayo nun." Nakangiting sabi niya pero hindi ako ngumiti o umimik. Hanggang sa, "Sige, bibili pa ako ng isa pagkatapos nito."
Napakwento nga ako ni Migo bilang pagtupad sa sinabi ko at isa pa, may tama na rin ako at sa totoo lang parang naging madaldal na nga ako. Parang na-miss ko rin may kausap matapos ng ilang linggong pinili kong mag-isa. Maganda rin kasing kakwentuhan si Migo. Nakatitig pa siya sa akin habang ako'y nagkukwento at tahimik siyang nakikinig. Muntikan nga din siyang mapaluha sa makabagbag damdaming bahagi ng aking kwento. Sa maikling salita ay naging simula yun ng magandang ugnayan namin ni Migo at sa totoo lang, kaibig-ibig si Migo, Kuya Bono. Hindi lang dahil sa gwapo niyang mukha at magandang pangangatawan, kundi dahil ramdam kong mabuti ang kanyang puso at sincere siya sa kanyang mga salita. Hanggang sa isang umaga ay napilit niya akong sumama sa kanilang kapilya. Doon ay kaagad akong nagkaroon ng mga kaibigan, lalo na si Pastor Rowell na tito ni Migo at ang asawa nitong si Ate Melba. 4 na taon na daw silang nagsasama pero wala pa silang anak. Napakabait nila Kuya Bono at mula noon ay naging bahagi na rin sila ng buhay ko dahil magkakapit bahay lang halos kami. Noon ay nagpasama din ako kay Migo para bumili ng cellphone at SIM card. Tanda yun na handa ko na rin buksan ang buhay ko para sa ibang tao. At lihim ako nagpasalamat noon kay Migo sa paglapit niya sa akin noong una pa lang. Dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng bagong pananaw sa buhay. Si Migo na lihim ko nang minamahal noon, ngunit ramdam kong iba ang turing niya sa akin. Isang kaibigan o kapatid sa pananampalataya dahil nga sa itinuloy ko na rin kasi ang pag-anib sa kanilang simbahan. At iyon ay hindi ko pinagsisihan dahil marami nga akong naging kaibigan. Madalas ang tawagan ni na Ate Melba at si Pastor Rowell, lalo na kapag may handaan sa kanila, na madalas namang mangyari dahil maraming okasyon ang sineselebrate na Ate Melba. Pati yata birthday ni Plapla na aso nila, pinaghahanda niya. Hindi naman malaking handaan pero nagluluto siya ng marami at mag-iimbita ng mga malalapit niyang kaibigan. At malaki ang pasasalamat ko dahil lagi akong kasama sa mga iniimbitahan niya. Malaki ang naitulong nila mag-asawa at si Migo upang magkaroon ng liwanag muli ang buhay ko, Kuya Bono. Hanggang sa tinanong sa akin ni Pastor kung gusto ko raw bang magtrabaho. Umuo kaagad ako dahil alam kong kahit medyo malaki ang perang ibinigay sa akin ni Caleb ay mauubos din yun. Nirecommend din niya ako sa kaibigan niya pero kailangan ko pa rin daw sumalang sa exam at interview at kapag pumasa ay sasailalim din sa training. Ang bubuksang tindahan kasi ay store ng mga imported items galing Japan. Grocery items, kasangkapan sa bahay pati mga gadgets. Kaya nagpasa ako ng aking resume. Pinag-exam rin nila ako. Marami akong kasabay na puro mga dalaga noon. Pagkatapos ng exam ay sinabi sa amin ang petsa ng interview. September 21, 2019, 10 a.m. ang ibinigay na schedule ng interview. Tandang-tanda ko pa talaga ang petsa na yun, Kuya Bono, dahil iyon din ang petsa kung kailan ko nakilala ang lalaking siyang ama ng anak ko ngayon. And oh, I just fall in love again. Just one touch and there it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself. Sumapit ang araw na yon ng interview, 9:45 ng umaga, nasa harap na ako ng building kung saan gaganapin ang interview.
Yun ay matapos ang matagal na biyahe dahil sa nakakarinding traffic. Naisipan kong mag-retouch muna, pero lipstick lang ang meron sa bag ko. Wala din akong salamin kaya tumapat ako sa isang tinted na kotse na nakaparada kasama ng iba pang mga sasakyan doon. Una, inayos ko ang buhok ko tapos naglagay ako ng lipstick nang biglang bumukas ang salamin ng kotse. Umislide ito pababa. At isang lalaking may matamis na ngiti ang nakita ko na nakaupo sa driver's seat. Sa pagkagulat at pagkapahiya ko ay aalis na sana ako pero, "Teka miss," sabi niya. "Akin na yung lipstick mo," sabi pa niya. Alangan man ako ay inabot ko sa kanyang lipstick ko. "Lapit ka konti." Anya pa na sinunod ko naman. "Dati ko itong ginagawa sa asawa ko," sabi pa niya, at akmang siya ang maglalagay ng lipstick sa labi ko pero napaatras ako. "Oh, ba't ka lumayo? Trust me, kaya ko to." "Lapit ka," sabi niya pero napatingin ako sa relo niya. 5 minutes na lang at alas 10 na. Mabilis ko siyang iniwan, Kuya Bono. Narinig kong tinawag pa niya ako pero hindi ko na siya pinansin. Iniwan ko na rin sa kanya ang lipstick ko. Kaya lang matapos ng matagumpay na interview, nasabi ko matagumpay dahil natanggap agad ako at sinabi din ng boss na candidate ako for supervisory position. Kahit wala akong college degree pero magaling daw ako magsalita. So, nakangiti akong lumabas ng office ni boss pero hindi ko inaasahang makikita ko sa waiting area ang lalaking yun sa kotse. Agad siyang umiti sa akin pero dinaanan ko lang siya. Kaya lang, sinundan ako hanggang sa labas ng building. "Miss, lipstick mo," sabi niya, at nung lingunin ko siya ay hawak nga niya ang lipstick ko. Kinuha ko nga at aalis na sana ako pero nagsalita siya. "Kumusta ang interview mo? Natanggap ka ba?" Bahagya akong umiti. "Oo." "Congrats. Makakatrabaho pala kita," sabi niya. Noon ay napatagal ng konti ang pagtitig ko sa mukha niya na parang gumagwapo habang tumatagal. "Ikaw bang magiging manager namin?" tanong ko. "Hindi, supplier ako. Ako ang magbibigay ng mga ititinda nyo." Ako nga pala si Red." Sabi niyang nakangiti at nakatitig sa mga mata ko kasabay ng paglahad niya ng palad niya. "Lily," sabi ko, sabay tanggap sa palad niya. Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya at hindi ko makakalimutan ng sandaling yun na nakangiti na din ako noong salubungin ng mga mata ko ang mga mata niya. At noon ay parang nabasa ko na ang laman ng puso niya. Gusto niya ako. At noong naglalakad na ako papunta sa sakay ng jeep, ay nasabi ko sa sarili ko na handa na ako. Handa na ako magmahal muli. Kung matatanggap niya ang nakaraan ko. There I go, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I can't help myself, I fall in love with you. One week bago nagbukas sa publiko ang shop ay nagsimula na kaming magtrabaho. Nag-ayos lang kami ng mga paninda, mga display at sa bodega. Araw-araw din sa shop noon si Red at araw-araw sa loob ng isang linggong yun ay siya ang nagdadala ng lunch naming dalawa. Sa loob din ng isang linggong yun ay siya ang lagi naming kasama ni boss. Wala pang na-assign na manager noon at si boss daw muna ang hahawak sa shop. Mas bata sa amin si boss,
26 years old lang siya noon, samantalang ako ay 29 na at si Red naman ay 30. Kapag wala si boss, nakabantay lagi sa akin si Red. Kinukwentuhan niya ako habang nag-work ako at dahil doon ay marami akong nalaman tungkol sa kanya. Single dad siya. Pero ang anak daw niya ay nasa Santa Maria, Bulacan. Inaalagaan daw ito ng nanay niya. Lalaki ang anak niya na Arden daw ang pangalan, na noon ay 5 taong gulang na. Nasa abroad daw ang dating girlfriend ni Red pero wala na daw silang communication. Maayos naman daw ang hiwalayan nila na nag-ugat dahil sa hirap daw sa buhay ni Red noon. Wala daw matinong trabaho at ang kanyang ex-girlfriend ay sobra daw ang pagka-materialistic. Wala daw araw na hindi sila nag-away hanggang sa nagsawa sila at nauwi sa tuluyang hiwalayan. Mag-iisang taon na akong walang love life eh. Sabi pa ni Red noon. Hindi ko siya pinansin sa sinabi niyang yun. Pero baka sakali, magkaka-love life na rin sa wakas kung papalarin ako sa iyo, Lily. Noon ay natigilan ako sa ginagawa ko at tumingin ako sa kanya sabay sabing, hindi na ako dalaga, Red. Ikinasal na ako dati sa Amerika pero naghiwalay kami. Okay lang. Wala sa akin yung Lily kasi ako, hindi rin naman perpekto ang nakaraan ko. May anak nga ako, di ba? Ikaw, Lily, nagkaanak ka rin ba? Hindi eh. Nakunan ako. Gusto kita, Lily. At kung gusto mo rin ako, di magsama tayo. Pakamamahalin kita. Aalagaan kita. Kinagabihan noon ay kumatok si Migo sa kwarto ko. Lagi akong namamangha tuwing pinagbubuksan ko si Migo ng pinto. At siya yung lalaking hindi pwedeng hindi ko patuloyin dahil gustong gusto ko siya. Kung susundin ko lang Kuya Bono, ang udyok ng katawang lupa ko ay aakitin ko sana si Migo at kami ay magtatalik. Kaya lang alam kong hindi ganon ang tingin sa akin ni Migo. At alam kong wala siyang ganong balak sa akin. Noong gabing yun ay madala siyang isang bote ng alak. Pero ang sabi ko sa kanya, may pasok ako bukas, Migo. Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Nakita kong sumilay ang ngiti sa gwapo niyang mukha. At ang sabi niya, talagang nagbago ka na. Okay yan. Kaya lang namimiss lang kitang kakwentuhan kaya sinadya kita dito. Lagi ka na kasing wala eh. Eh may trabaho na nga ako, di ba? Kaya nga eh. At saka Lily, mawawala din muna ako dito. Baka matagal ulit bago tayo magkita. Bakit? Saan ka pupunta? Bahala na kung saan mapadpad. Ba't kasi kailangan mong umalis? Okay ka naman kinapastor, di ba? Noong una, okay naman pero ngayon, pakiramdam ko, kailangan ko na talagang umalis. Bakit, Migo? Nagbago ba sila sa pagturing nila sa'yo? Hindi ganun, Lily. Tanong ko ulit ngunit sa halip na sagutin niya ako ay binuksan niya ang alak at naglagay sa baso tsaka niya tinungga.
Hinintay ko siyang magsalita kasi pakiramdam ko parang may problema siya. Pangalawa ka na, Lily. Ha? Pangalawang ano? Pangalawang babae na minahal ko ng pasikreto. At hinayaan ko lang mawala lang basta dahil wala akong ginawa. Mahal mo ako, Migo? Oo, Lily. Noon pa lang una kitang makita. Napaka-misteryosa mo noon pero nagkagusto ko agad ako sa'yo. Kaya lang, gaya ng una, si Mary Grace, wala din lang akong nagawa kundi ang makipagkaibigan na lang kasi wala akong maipagmamalaki. Wala akong natapos, wala akong trabaho. Ako'y utusan lang ni Pastor na wala namang sweldo. Kaya gusto kong umalis. Gusto kong makipagsapalaran at kapag nagtagumpay ako, babalikan kita at liligawan. Baka sakaling magustuhan mo rin ako. Parang gusto kong maluhan noon, Kuya Bono, sa pagkakatuklas ko sa totoong damdamin ni Migo para sa akin. At noon pa lang ay gusto ko na rin aminin sa kanya ang totoo kong damdamin para sa kanya. Kaya lang nagpigil ako. Nagkamali na kasi ako minsan sa pagtitiwala kay Steven. Kailangan kong mag-ingat sa pagtitiwala, kaya ang sabi ko noon kay Migo, alam mo yung nakaraan ko, di ba, Migo? At dahil doon, hindi pa ako handang magmahal ulit. At saka, Lily, hindi ko pa naman hihilingin yung pagmamahal mo ngayon kasi wala pa talaga akong ipagmamalaki. Aalis muna ako, hahanapin ko muna ang kapalaran ko. At kung magtatagumpay ako, babalikan kita. Kaya ko lang nasabi ang damdamin ko sa'yo kasi parang mabigat sa loob ko ang umalis na wala man lang akong nasabi sa'yo. Migo, mabait ka. At saka gwapo ka. Hindi ka mahirap mahalin. Pinigilan siya ni Pastor at ang asawa nitong si Ate Melba, ngunit hindi siya nagpapigil. Nalungkot lang ako noon sa narinig ko kay Ate Melba. Baka bumalik ulit siya sa dating buhay niya. Sana hindi naman na. Tulungan mo akong magdasal para sa kanya, Lily. Ano po ba yung dating buhay ni Migo, Ate Melba? Naligaw yan ng landas noon at grabe ang ginawa ni Pastor para mapagbago siya. Nakulong pa yan noon. Inilabas lang siya ni Pastor at kinupkup niya dito. Ayon pa sa kwento ni Ate Melba, masyado daw ang mga bisyo ni Migo noon.
alak, sigarilyo, drugs, babae, sugal. At ginagamit daw nito ang kanyang kagwapuhan para magkamal ng pera sa mga matrona at sa mga bakla. Para may pantustos siya sa mga bisyo niya. Ang mga ito din daw ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Danica. Ang kanyang ex-girlfriend na nagpalaglag ng pinagbubuntis niya dahil alam daw niyang hindi daw magkakaroon ng magandang buhay ang bata sa klase ng amang kamumulatan niya. Bahagya pa akong nakonsensya noon kasi noong unang pagkakataong ikwento sa akin ni Migo ang tungkol kay Danica, ay hinusgahan ko si Danica sa ginawa nitong pagpapa-abort. Pero sa version ng kwento ni Ate Melba ay naunawaan ko si Danica at sinisi ko si Migo. Dahil din sa mga narinig ko kay Ate Melba ay nagkaroon ako ng pagdududa na babalik pa si Migo. Malaking tanong sa akin noon kung paano magtatagumpay ang isang kagaya niya na hindi naman din nakatapos ng pag-aaral. Anong trabaho ang papasukin niya para magkaroon ng tinatawag niyang maipagmamalaki? Third year high school lang daw ang naabot ni Miko at noong umalis siya ay 28 years old na siya. Anong trabaho ang pwede niyang makuha? Dahil dito ay bumaba ang tiwala kung babalik pa siya. At naisip kong malamang ay magkatotoo ang kinatatakutan ni Ate Melba na baka bumalik lang si Migo sa dati niyang buhay. At ayokong maging bahagi ng ganong klaseng buhay. After 5 months sa shop ay nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang day off kasi dumami na kami. Linggo ang napuntang day off sa akin at isang linggo ay isinama ako ni Red sa Santa Maria, Bulacan upang dalawin ang kanyang nanay at anak niyang si Arden. Napaka-cute at napaka-bibo ni Arden, Kuya Bono, at hindi ko maialis sa isip ko na kung sana ay hindi ako nakunan sa bilangguan, may ganun na rin sana akong anak. Kaya lang hindi ko rin alam kung ano sanang mangyayari sa anak ko kapag isinilang ko siya habang nasa preso ako. Mabait din ang nanay ni Red na si Nanay Suling. Maasikaso siya at maalalahanin. Matagal ko siyang nakasama kasi nakipag-inuman si Red sa mga kaibigan niya. At kahit anong pilit sa akin ni Red na humarap sa kanila ay hindi ako pumayag. May mga babae din kasi silang kainuman. Mga naninigarilyo pa. Natulog na rin ako nung inaantok na ako at nanaginip ako. Nasa bilangguan daw ako at pilit akong hinahagkan ni Naomi, ang negrang tomboy na kasama ko sa bilangguan. Tinutulak ko daw ang mukha niya pero nagising ako. At nakita kong si Red pala ang humahalik sa akin. Nagulat ako at naalimpungatan. Ngunit tuluyan akong nagising nung muli akong tangkaing hagkan ni Red pero tinutulak ko siya. Ang baho ni Red noon, amoy alak at sigarilyo. Kaso niyakap niya ako at pilit akong hahagkan kaya't nasampal ko na siya, sabay tayo. Dinampot ko ang bag ko at akmang lalabas na ako ng pinto ng kwarto noong tigilan ako ni Red. Sorry, Lily. Lasing lang ako. Huwag ka nang umalis. Matulog ka na. Sa labas na lang ako matutulog. Ilak mo tong pinto. Sabi niya tsaka nga lumabas. Kinabukasan ay hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Kahit noong nasa kotse niya na kami, pauwi ng Maynila ay hindi kami nag-iimikan. Isunod ko ang earphone ko tsaka ako nakinig ng music. Noong makarating kami sa harap ng gate ng compound kung saan ako nakatira ay bumaba ako pero pinigilan ako ni Red. I'm sorry, Lily.
Sana mapatawad mo ako. Red, sana naisip mo na hindi pa tayo. Hindi pa kita sinasagot, kaya hindi mo dapat ginawa yon. Para naman tala yun eh, lalo na't nasa bahay niyo ako. Sana'y ginalang mo man lang ako, o baka naman dahil alam mo na ang nakaraan ko ay naisip mong hindi pala ako kagalang-galang kaya hindi mo ako ginalang. Hindi, Lily, hindi ganun. Lasing lang talaga ako kagabi. Sabi niya, pero tuluyan ko nang binuksan ang pinto ng kotse, tsaka ako bumaba. Kaya lang nung hapon na't palabas na ako ng shop, matapos ng duty ko ay hinahanap-hanap ng paningin ko si Red, gaya ng dati na hatid sundo niya ako. At nung hapong yun ay nakita ko ang kotse niya sa parking area. Then bumaba siya at nakatingin sa akin. Humakbang ako palapit sa kanya at nung kaharap ko na siya ay ngumiti siya. Ngumiti na rin ako. Pero mas matamis ang ngiti sa labi ko noong karga-karga ko na ang sanggol sa aking mga bisig. Ang sanggol na bunga ng pagmamahal namin ni Red. Wala si Red noong mga nakako sa ospital. Si Sylvia, na kaibigan at katrabaho ko, ang kasama ko noon sa ospital. Nasa Isabela kasi si Red noon at nagdala din siya ng supply sa store sa Santiago. Nung una, puro ligaya ang natamo ko sa piling ni Red, pero nung magtagal, ay marami na rin kaming pinag-aawayan. Lalo na noong buntis pa lang ako at lantaran ng pambababae niya. Pero sabi niya, ako pa rin daw ang uuwian niya, kahit may iba siya. Doon pa rin kami tumira noon sa kwartong inuupahan ko sa isang compound sa Maynila. Kasi hindi raw ako pwede sa apartment nila kasi puro daw lalaking bulugan ang mga kasama niya doon. Masaya ako nung isilang ko si Baby Ramo, Kuya Bono, kahit na hindi na ako gaanong masaya sa piling ng tatay niya. Ako ang pumili sa pangalan ng anak ko, Ramo. Tinanggap ko na lang noon, Kuya Bono, na sakit talaga ni Red ang mambabae. Nagbibigay naman siya sa akin ng perang panggastos namin kasi nakalive ako noon sa trabaho. Okay lang yung mambabae siya, sabi ko noon sa sarili ko, basta huwag lang niya akong pagbubuhatan ng kamay dahil yon ang hindi ko gusto. Kaya lang nangyari din, at hawak ko pa si Baby noon. Sobra ang naging galit niya sa akin kasi nag-reply ako sa babae niya. Pinadalhan ko pa siya ng picture ni Baby Ramo at dahil doon ay nakipag-break daw sa kanya ang babaeng yun na ang akala daw kasi ay wala siyang asawa. Sinampal ako ni Red noon at sa gulat ko ay bigla kong ibinaba si Baby sa kama, tsaka ako dumampot ng walis tambo at hinampas ko sa kanya. Naagaw niya ang walis at muli pa akong pinagsasampal. Noong sumadsad ako sa dingding, ay padabog siyang lumabas ng kwarto at umalis. Labis ang takot ko noon, Kuya Bono, kasi pakiramdam ko, mararanasan ko ulit ang buhay gaya ng buhay na naranasan ko sa piling ni Steven noon. Kaya lang mas mahirap kay Red kasi may anak akong maliit. Kaya lang nanghingi ng tawad si Red at nangako siya na hindi niya nauulitin ang saktan ako. Pinatawad ko. Dumaan nga ang mga buwan, Kuya Bono, na hindi na ako sinaktan ni Red physically pero emotionally ay paulit-ulit. Katabi ko siya sa kama. May katek siyang iba. Pangiting-ngiti pa siya. Ang hindi ko kinaya, Kuya Bono, ay yung isang araw na karga-karga ko si Baby Ramo. Lumabas kami para bumili sa tindahan at nung pabalik na kami ay nakita ko ang kotse ni Red malapit sa gate. Wala siya sa driver's seat pero may magandang babae sa passenger seat.
Humangos ako pa uwi ng apartment at nadatnan ko si Red na nagbibihis bagong ligo. Sinulyapan lang niya ako. Noong makabihis siya at akmang lalabas na siya ng kwarto, tsaka pala ako nagsalita. Hindi mo na kami madadatnan dito, Red. Sabi ko, natigilan siya at nilapitan niya ako. Anong sabi mo? Sumosobra ka na, Red. Hindi ko na kayang panggagago mo sa akin. Alis ka. Sige, umalis ka. Pero iiwan mo sa akin si Baby. Sabi niya sabay dampot kay Baby Ramon na noon ay nasa ibabaw ng kama. Mabilis ko siyang nilapitan at inagaw ko sa kanya si Baby pero sinapak niya ako gamit ang kaliwang kamay niya. Tinamaan ako sa bibig at noong hawakan ko ang bibig ko ay nabahira ng dugo ang palad ko. Bulagta ako sa sahig pero muli akong bumangon at tinangka kong agawin sa kanya si Baby pero tinadyakan niya ako ng ubos lakas. Kaya muli akong tumumba sa sahig. Tapos bumukas ang pinto at nagulat ako nang makita ko kung sino ang pumasok na dali-daling lumapit sa akin at ibinangon ako. Si Migo. Sino yan? Lalaki mo? Pasigaw na tanong ni Red. Akin na si Baby Red. Ibigay mo siya sa akin para mo nang awa. Hindi na kita pakikialaman sa babae mo. Basta iwatin mo sa akin ang anak ko. Umiiyak kong sabi pero ang sagot niya, ano ako tanga? Ayan, magsama kayo ng lalaki mo. Pero sa akin si Baby. Sabi niya tsaka humakbang palabas ng pinto pero nagsalita si Migo. Isang hakbang mo pa, sasabog ang utak mo. Nung lingunin ko si Migo ay may hawak siyang baril at nakatutok kay Red. Lumingon si Red at nanlaki ang mata niya nung makita niyang may baril na nakatutok sa kanya. Kunin mo anak mo. Utos sa akin ni Migo habang siya ay humakbang din palapit kay Red at hindi inalis ang pagkakatutok ng baril sa kanya. Pero nakita ko pang sarcastic ang ngumiti si Red at ang sabi niya, kaya mo bang iputok yan? Oo. Ipuputok ko sa bungo mo ito pagkatapos ng panglimang bilang. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Noon ay dali-daling inabot sa akin ni Red si Baby. Tsaka paatras na humakbang palayo habang nakataas ang dalawang kamay niya. Noong wala na siya ay niyakap ako ni Migo. Hinagkan niya ako sa noo ko at ang sabi niya, sumama ka sa akin, Lily. Kailangan mong lumayo sa lugar na to. November 8, 2020 noong biglang dumating si Migo sa pagkakataong akala ko ay walang tutulong sa akin laban sa lalaking pinagkatiwalaan ko, si Red. Pandemic na noon Kuya Bono pero nakakagala si Migo dahil driver siya ng asawa ng isang pulis na may mataas na rangko sa PNP. Inuwi nga niya kami dito sa apartment niya sa Cavite. Maliit lang apartment pero mayroon namang kusina, banyo at laundry area. Hindi siya araw-araw nagmamaneho, parang on-call lang siya kaya nakakapag-sideline pa siya sa pagre-repair ng motorsiklo sa shop ng kaibigan niyang si Kuya Marco. Nung una, hindi tumatabi sa akin si Migo. Sa sofa siya natutulog at kami ng anak ko ang natutulog sa kama niya.
Hindi pa rin malinaw ang relasyon namin ni Migo noon, Kuya Bono, kasi nga hindi pa naman siya nanligaw. At hindi ko alam kung manliligaw pa siya or kung gusto pa niya ako, kasi nga hindi ko naman siya hinintay. Pumatol ako sa ibang lalaki habang wala siya. Gayon pa man ay ginampanan ko ang tungkulin ng isang asawa sa kanya. Pinaglalaba ko siya, pinaplansya ko ang mga damit niya, at sa mga panahong nandito siya sa bahay ay pinaghahanda ko siya ng almusal bago siya pumasok sa trabaho niya, sa talyer man o sa pagmamaneho sa boss niya. Mayroong motorsiklo si Migo pero hindi original. TMX lang yun dati na ginawang mukhang Harley Davidson. Kaya lang pangit ang pintura. Naisip ko kaya kong gawing mukhang Harley talaga ang pintura. Naalala ko tuloy ang trabaho ko noon kay Caleb sa Amerika. Gusto ko sanang pinturahan ang motor ni Migo noon, kaya lang wala akong airbrush at compressor. Marunong din ako magmotor, Kuya Bono. Motor nga lang kasi ang service ko noon sa US. Nagagamit ko na rin noon ang motor na yun ni Migo kapag may bibilhin ako sa convenience store sa labas. At hindi ko talaga maiwasan magsibalikan sa alaala ko ang buhay ko noong nagtatrabaho pa ako kay Caleb sa San Diego. Masaya noong una, pero lumungkot noong magbago si Steven. Noong sumapit ang 31st birthday ko noong November 13, 2020, wala si Migo noon kasi pinagmaneho niya ang boss niya papuntang Maynila. Naisipan ko lang magluto ng kalahating kilong sotang hongisado at kalahating kilong sopas. Balak ko noon ay iimbitahan ko na lang sina Divine at Concha, ang mga kapitbahay namin sa apartment. Single mom si Divine pero may boyfriend siyang Bombay. Si Concha naman ay nasa abroad ang asawa. Mga naging kaibigan ko sila kasi mababait naman sila. Noong kumakain na kami ay biglang nagkwento si Divine. Buti wala si Migo. Hindi talaga ako pupunta dito pag nandito siya eh, sabi niya. Bakit naman? Naku, aamin ko na ha. Pero alam mo, inakit ko si Migo noon, pero napahiya lang ako. Biglang natawa si Concha. Dinedma niya ang beauty ko, bes. Paano mo pang-aakit ang ginawa mo? Tanong ko naman. E di, dinalan ko siya ng fruit salad tsaka cake na binili ko lang sa labas pero sinabi kong ako ang gumawa. Pero hindi niya tinanggap. Hindi daw siya mahilig sa matamis. E sabi ko naman, ay sayang, matamis pa naman ako. Sabi ko, pero tinawanan niya ako at ang sabi niya, pasensya ka na ha. Loyal ako sa mahal ko eh. Sino daw yung mahal niya? May girlfriend ba siya? Tanong ko. Ewan ko, di ba ikaw dapat nakakaalam nun? Hindi ba ikaw yung sinasabi niyang mahal niya? Tanong pa sa akin ni Divine pero sinagot ko siya ng tanong din. Wala ba siyang babaeng dinadala dito? Wala ba kayong nakikitang babae na lagi niyang nakakasama? Ikaw palang babaeng dinila ko dito, Lily. Narinig ko sa bad ng boses ng lalaki at noong lingunin ko ay nakita ko si Migo. May hawak na bouquet of red roses at isang maliit na regalong nakabalot ng kulay pink. Noon ay humakbang siya palapit sa amin habang ang dalawa kong kaibigan ay namamangha. At ikaw yung babaeng mahal ko. At ikaw pala ang babaeng dinala ko dito at pinangarap kong madala dito. Nakita kong tahimik na kinilig sina Concha at Divine. Happy birthday sa'yo, Lily. At sana magustuhan mo ang tumira dito kasama ako. Wala pa ako masyadong may pagmamalaki sa'yo ngayon pero kaya ko kayong buhayin ni Ramo. Magsisikap ako. Kung kailangan ay pati gabi, magtatrabaho ako. Maibigay ko lang mga gusto mo. Ah, Migo, tanggap mo ba ako sa... Walang nabago, Lily. Kung ano ang nararamdaman ko sa'yo noon, ganun pa rin ngayon. At wala akong hinangad sa buhay ko kundi ang makapiling ka.
Matapos akong sumulyap sa mga kinikilig kong kaibigan ay tumayo ako. Tumitig sa gwapong mukha ni Migo. Tsaka ko siya masuyong niyakap. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyayaga sa buhay ko, ligayan, pag-ibig ko, ikaw. Kwintas pala ang laman ng regalo ni Migo. Pero meron pa palang isa na dinukot niya sa bulsa niya. At napaka-cute na box. Na matapos niyang buksan ay lumuhod siya sa harap ko. Inilabas niya ang laman ng maliit na box na isang makinang nasingsing at ang sabi niya, Lily, will you marry me? Noon ay mabilis ko siyang hinila para tumayo at ang sabi ko, Oo, Migo, pakakasalan kita pero hindi mo kailangan gawin to. Hindi naman ako dalaga. Sapat na yung mahalin mo lang ako at ang anak ko. At nangangako akong pakamamahalin din kita. Pagsisilbihan sa abot ng aking makakaya. Noon, Kuya Bono, ay hindi ko napaghandaan ang biglang paghalik ni Migo sa mga labi ko. Kahit nakaharap pa ang mga kaibigan kong noon ay hindi na kayang pigilan ang pagkakilig. Tumili na talaga sila. At hindi pa ko umibig ng gantuan na sa isip makasama ka. March 8 ngayon lang taon ay nagpakasal kami ni Migo. Noon pa lang din ako nakipag-ugnayan sa pamilya ko. Umuwi ako sa amin at sobra ang pag-iyak ni Mama nung yakapin ako. May asawa na lahat ng kapatid ko noon at kasama ko sila noong ikasal ako. Liban lang kay Blessy na nasa UK kasi nakapag-asawa ng isang British. Simpleng kasal lang yun, Kuya Bono, na ginanap sa Aglipayan Church sa Maynila. Wala nang mga abay. At puting bestida lang ang suot ko at si Migo ay nakaputing polo lang. Kukonti lang kami. Kasi bawal ang madami. Ibang pastor ang nagkasal sa amin kasi si Pastor Rowell na titong ni Migo ay nasa abroad na noon. Kinuha kong ninang si Ate Melba. At ninong ko naman ang tatay ni Sylvia na kaibigan at katrabaho ko dati. Si Migo naman kinuha niyang ninang ang asawa ng boss niya. At saka tatay ni Kuya Marco ang kaibigan niyang may-ari ng talyer na pinagsasidlanan niya. At kung saan din ako nagtatrabaho ngayon. Kinausap ko si Kuya Marco noon. Sabi ko, bakit hindi siya magbukas ng painting shop para sa mga flarings ng motor? Wala akong kilalang painter eh, sabi niya. Ako, kuya. Yan ang trabaho ko nun sa Amerika. Nung una ay nagduda siya pero sabi ko, bumili siya ng mga gamit. Una kong sinampula ng motor ni Migo at namangha siya. Kaya't mula noon ay kinuha niya na akong painter. Pero on call lang ako kasi hindi naman araw-araw ay may nagpapapintura ng flarings. Kapag meron lang, iniiwan ko ang anak ko kay Concha o kaya kay Divine para makapasok ako sa talyer. Maganda kasi ang alok ni Kuya Marco. 70-30, labas ang materyales. Kung 5,000 halimbawa ang bayad, kaltasin na ang gasto sa mga pintura, yung matitira, 70% sa akin, 30% kay Kuya Marco. Sa trabahong ito, Kuya Bono, ay hindi pwedeng hindi ko maalala si Omar. Ang dakilang lalaki nagturo sa akin ng trabahong ito at kung paano magmahal ng tunay. Hanggang ngayon, Kuya Bono, naiisip ko pa rin si Omar. Hinahanap ko siya sa Facebook kahit ang kapatid niyang si Wendell pero
hindi ko sila makita. Si Omar yung klase ng lalaking ipagpapasalamat mo sa Diyos na naging bahagi ng buhay mo. Kahit kailan hindi ko siya makakalimutan kasi ang pangalan niya ay nasa pangalan ng anak kong si Ramo. Baliktarin mo lang ang Ramo. Omar na yon. At si Ramo sa tingin ko ay magkakaroon na rin ng kapatid. Habang sinusulat ko kasi ang kwentong ito ay ilang weeks na akong delayed. At okay lang yun kasi handa naman akong magbuntis ulit para lalo pang ganahang magtrabaho si Migo. Sa ngayon wala akong masasabing pangit tungkol kay Migo, Kuya Bono. Mabait siya, sweet, malambing, maaalalahanin, masipag at mahal niya ang anak kong si Ramo na parang tunay niyang anak. At ako'y nananalangin na sana huwag siyang magbago gaya ng dalawang lalaking pinagkatiwalaan ko nung una. Mahal na mahal ko si Migo, Kuya Bono, at aramdam kong ganun din siya sa akin at sana nga panghabang buhay na ito. Si Red, balita ko'y may iba na naman siyang kinakasama. Nabalitaan ko pang may relasyon pala sina Red at ang boss ko dati sa Japan Goods. Bading pala ang dati kong boss pero hindi halata. Si Steven, wala akong balita sa kanya. Si Caleb, pinapadalhan ako ng pera tuwing Pasko at Thanksgiving Day sa Amerika. Friends kami sa Facebook kaya updated siya sa mga nangyayari sa buhay ko. Ganon din ako sa kanya. Napakabait ni Caleb, Kuya Bono, kaya lang wala siyang anak kasi may diprensya ang misis niya na mahal naman niya. Gusto nga niyang ampunin si Ramo eh, kaso syempre ayaw ko naman at naunawaan naman niya. Mag-aampun na lang daw sila doon. Masaya at matiwasay ang buhay namin, Kuya Bono. At kung may natatanging hiling lang ako sa Diyos ngayon, ay sana palaging ganito. Mahal ako ng mahal ko at masaya kami. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang pangalawang bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lily. Ikaw ang pag-ibig na inintay, puso ay nalumbay nang kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng atin muna mga shoutout, Kahugot. Sina Chino Retellano at Benjamin Pimentero ang naunang nag-comment sa part 2 ng story ni Rochelle. Shoutout sa inyong dalawang maagap mag-comment. Shoutout din kay Jolene Benueza, Lita Chudoro, Rufa Rufa, Love Laiko, Florence and Florian Cardenas from Floribel of Denmark. Shoutout also to Amor Pega, Shelle Velasco, Jamaica, and Jasmine De Vera. Shoutout to Maria Lourdes Aclases. Shoutout to her friend Raquel Catos of Kingdom of Saudi Arabia. Hussein Lagwa, shoutout to you. Also to Joe Marvin Binalay, Siya si Taiwan Chapter from Allen Guevara.
Melo R. Cream of Alicia Isabella, Marisa Pegad, Richmond Lactawan, Lily Cabasag of Ifigao, that's come from Genesis Argueza. Shout out also to Miyai Cuts, Jeannie Ambrosio, also to JC Gumiran of Cavagan, Denver Ligayo, Rexy of Singapore, Moises Dela Cruz of South Korea, and May Ann Sagawinit of Singapore. Shout out also to David Kurt Lagip of Santiago. And shout out kina Teryong Manok, Kamote, Palong, Makpultit, Jong Cabeza at Patring from Bansot of Inamotan, Manawag, Pangasinan. Shout out also to Venus Hulaton, Mike Irana, Michelle Butak of Taiwan, Angelo Barut at kay Ram Saliuan of Kalinga. At lahat ng mga nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. Ngayon sa iyo kahugot na Lily, maraming salamat muna sa pagbabahagi mo muli ng kwento mo this time dito sa Kahugot TV. Maraming salamat sa iyo. Nakakalungkot ang dalawang naunang love life mo kung saan ikaw ay nagdusa. Pero sana naitanong mo sa sarili mo kung ano kaya ang mali. Baka may mali talaga. O baka nagkataon lang talaga na hindi ka sinuwerte sa naunang dalawa. Gayon pa man, makakatulong sa iyo mga kaibigan mo, lalo na siguro si Ate Mabel o Melba na asawa ni Pastor Ruel. Pwede kang humingi sa kanya ng mga tips kung paano ba maging mabuting asawa. Hindi ko naman sinasabing hindi ka mabuting asawa, kaya lang baka meron lang kulang at yan ay madadagdagan kung siguro ikaw ay magtatanong o magmamasid sa relasyon ng ibang mag-asawa. Makakatulong yon sa iyo. Anyway, kami ay nananalangin din na sana nga ay si Migo na ang iyong forever at patuloy mo siyang pakamamahalin gaya ng sinabi mo sa iyong kwento. Magsilbuhan mo siya bilang isang mabuting asawa. At syempre, kailangan mo rin kumapit sa ating Panginoon at panalangin na sana nga ang iyong hiling na panghabang buhay na ligaya sa piling ni Migo ay magkatotoo. Again, maraming salamat sa iyo, kahugot na Lily, at sa inyo ding lahat mga kahugot na muling nagantaway at naglaan ng oras para sa ating programa. Maraming salamat. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV. Stay safe everyone, stay healthy, and God bless us all.